Show sa mga kaka-tunin lang. Hello po. Kamusta kayo? Maligayang body po sa ating lahat. And welcome back sa mga kanina pa. Sa mga taong nag-aabang sa akin kada gabi. Sa mga taong walang ibang ginawa kundi magtanong kanina nga mapasok ba ako o hindi. Bakit ba? Ano ba kayo? Eto, hindi ko yung TS. I'm here. Maligayang body po sa lahat, mga pangga. Hello po sa inyo lahat. Tawagin nyo na ako, 872-1-2-4-2-9. 872-1-2-4-2-9. Ayan, ha. May nag-PPM sa atin, humingi ng advice. O, di, basahin natin, ha. Habang nag-aantay tayo ng tawag. 872-1-2-4-2-9. Tawag na, dali na, ito. Sabi niya, Papa Jackson, tulungan niyo naman ako sa problem ko. Sa tingin ko po nadidepress na ako sa sitwasyon ko. Yung taong mahal ko kasi hindi ako matanggap na iiwan niya na ako. Please give me advice. Or kung pwede, tumawag ako sa inyo. Yan. So sabi ko, binigay ko yung number 872-1-2-4-2-9. Sabi niya, kaso nasa Taiwan po ako. Pwede ko bang dito sabihin yung problem ko? So nag-PM siya, sabi ko, sure. English. Sabi niya, Papa Jackson, sobrang hirap tanggapin yung sinabi ng doktor sa amin. Andito kami ngayon ng partner ko sa Taiwan. Dito kami nag-work. Almost 2 months na siya. Nasa ICU ngayon. Tinapat na kami ng doktor. Papa Jackson, no chance to survive ang partner ko. Bye kami ng partner ko. Nagkaroon siya ng severe pneumonia. Ang dami namin plano. Ang hirap at napakasakit na ang naging kapalaran namin. Hindi ko alam kung paano matatanggap ang sitwasyon namin. Maselan din ang sakit ng partner ko, kaya sana itago nyo na lang din ang name ko. Bukod sa pneumonia, may iba pang sakit ang partner ko. Handa akong mawala, masamahan ko lang ang partner ko, kaya sana matulungan nyo po ako sa pinagdadaanan namin. Sabi ng ating letter sender, no? Okay. Hindi po ako doktor, mga pangga. I'm no doctor. Ulitin ko, I'm no doctor. But maybe I have heard this case many times over at may idea po ako, no. Parehas kayong lalaki ng partner mo at may pneumonia siya, no. If I'm not mistaken, 'di ba? Ito ba ay kasi sa tono ng reading between the lines, ano? Oo. Meron kayong sexually transmitted disease. No? Kung tama yung pagkakabasa ko. Kung tama yung hinala ko. Oh, regardless kung ano man yan, no? Naiintindihan kita. First of all, I want you to know that I know many people na meron ganyan sakit. O nagkaroon ng ganyan sakit. And sad to say, maybe half of the people that I knew were gone. Wala na sila. Alright, oh. Bakit sila wala na? Because tinago nila sa mga family members nila yung karamdaman nila. Okay? Tinago nila sa family members nila yung karamdaman nila. They did not seek help.
They did not ask for help. Tinago lang nila hanggang mag-manifest at mapansin na ng mga kamag-anak nila na meron silang sakit at doon lang sila magpapakomplete check-up. Now, in your case, iba naman yung case mo, ano? Brad, no? Hindi na kita papangalanan. Ang case mo naman, alam nyo na parehas, no? I don't know if I'm assuming siya lang ba meron o pati ikaw. Okay, okay. So, pagpalagay na natin that you love your partner so much and that you're willing to go through this with him. And you're depressed right now because suddenly it looks like it's the end of life for you. Okay. Kanina nabanggit ko, ano? Nabanggit ko, half of the people I knew, okay, wala na, and half of the people nandyan pa. What's my point? Nowadays, mga pangga yung ganyan sakit, no? Kung tama hinala ko, ha? May mga maintenance na siya. No? Meron ka nang pwedeng inumin to live a life na normal. Okay? Marami na. Okay? Marami na. So, marami ka nang pwedeng gawin to have a normal life. It's just the stigma lang ng lipunan. Na may ganyang karamdaman and it makes having it the worst feeling of all. Okay. Now, on the other hand, pare ko, and listen carefully, I'm going to mean what I'm going to say. You're not yet dead. Alright? You're not yet dead. You are still alive. You may have a condition, but you are still around. You're not yet dead. You are alive. And it's not the end. There's so much to do in life. There's so much to do in life. You know, sometimes having a condition, it changes the perspective that we have in life. Having a condition that we go through, that someone goes through, it changes the entire dynamics of how you live your life. At kung nakikinig ka sa akin, pare ko, ano, ngayon, it's not the end of everything. If you have it and your partner has it, go through it together. Live a life that the two of you understand together. Iba na ngayon mga panggay. Nowadays, things are different. No, may pwede ka nang inumin. Hindi na siya ganun ka death sentence. Ika nga. I'm sorry to say that. No? Alam nyo ba yung, ano, alam nyo ba, buhay ka malang ba yung ano, legend ng Dracula? Alam mo? Vampires. No? I think late 1600s or 1700s. I'm not sure of the date mga panggay. Discuss ko lang mga pangga. Oh, kasi yung HIV or STD dati yan yung TB, no, tuberculosis yung katumbas niyan dati. Pag dinapuan ka niyan, ano yan, death sentence yan noong unang panahon. Okay. Ano ang ano ko mga pangga? Ngayon ba ganun pa rin ba ang tingin natin sa sakit? Hindi na, di ba? Curable na siya eh. Meron ka nang pwedeng maintenance eh. Kung may trabaho ka naman, mamimaintain mo na siya. The government, di ba, can help out as well. Pero kung meron ka pang maintain, mamimaintain mo na siya. Papa Jackson, nung kinalaman nung vampira. Nung unang panahon kasi mga pangga, singit ko lang ha, nabanggit ko kasi. Nung unang panahon mga pangga, bagamat wala pang gano'ng teknolohiya noon, yung mga taong dinapuan ng tuberculosis, mga pangga, di ba, pale, habol yung hininga, nakalubog yung mata, lumalaki yung mata, di ba? Hirap huminga, pumapayat na sobrang payat. Di ba yun yung mga sintomas kapag meron kang tuberculosis? Yun yung manifestation sa katawan eh. Noong unang panahon, bagamat walang gaanong maraming doktor, I don't know what part of Western civilization nangyari to. Di ba? Diyan na buo yung ano, yung vampires. Na paggabi, may lumilibot na masamang elemento or dark ano, or devil ano, or demonyo kung ano man yan. At naninipsip ng dugo para magkaroon ng paliwanag. No? Pero it turned out to be tuberculosis. No? Kinukumpara ko lang, it used to be that sentence. Nowadays, hindi na. So it's the stigma eh. Yung stigma sa lipunan eh, na meron ka. Yan ang papatay sa'yo eh. No?
pag may, may karamdaman kayo, stigma sa lipunan na meron kang ganito karamdaman, that's what's make you stop living your life to the fullest. You're still around. Hindi ka naman patay, Brad. You're still walking. No? If there is someone in this world kung may ganyang karamdaman who needs to accept you, walang iba yan kundi ikaw. Bago ka tanggapin ng ibang tao. Right? So, you want my advice? Simple lang, pare ko. You're still around. You're still walking. You can still feel a thing. You're not dead. Enjoy your life to the fullest. Diba? Change your perspective. It's true, mga pangga. Life is short. May karamdaman ka, let's agree on to something. Life seemingly becomes shorter. Sabi nila, life is short, so live your life happy. Diba? If life turns out to be shorter, live your life happier. Alright, mga pangga, ito may caller tayo. Si Karen ng Paranaque. Hello, Karen. Hello. Hi, good evening. Good evening po. Can you speak louder, te? Good evening po. Sige pa, konti pa. Dikit mo labi mo. Hello? Yan! Hi! Tulog na po kasi si Ren. Ha? Tulog na po. Ah, so mag-a-adjust kami. Dikit mo lang, ate. Kulungin mo ng kamay. Hindi mo na walang sumigaw eh. Ah, sige po. Ayan. Good evening po, Vivi. Karen, good evening, ate. Karen, you're 25. You're from Paranaque, no? Opo. Oo. Anong pinagkakabalayan sa buhay? Wala. Eh, lakas. Wala po. Wala? Wala. Dati, anong ginagawa sa buhay? Nagwo-work. Anong work mo dati? Sales lady. Te! Sales lady po. Sales lady. Yeah. Anong mall? Sa may, ano lang, hypermarket. Ano mo nila lang yung hypermarket? Kailan ka pa? Huwag sa pag-o-work? Pero ngayon nandito ako sa tita ko. Sa bahay lang. Ay di, pag gusto mong gumimik o maglakwatsa, wala kang budget. Hindi naman ako kumikimik. Bahala ka, sige. Anong, may sawa ka na ba? Actually, ano lang, parang live-in, parang ganon. Kung parang live-in lang, ano talaga to? Hindi kasi, nasa probinsya tapos ako nasa Manila. Pero, nung December 25 naman, ikan naman sila sa amin. December 25, last year? Apo. Mag-a one year nang nakapamanhikan? Apo. Gano'ng katagal na kayong ano, mag-jowa? 9 years. 9 years na. Ano? Isa lang kayong province? Yeah. Anong province nyo? Pampanga. Oh, makaya ka sa akin. English ka. Saan sa Pampanga? Bacolor? Saan? Sa may Candava. Candava? Yeah. Ano ba tama? Candava? Candava? Candava. Ah, talaga? Kasi may nabasa akong geographic ano material. Candava. Candava nga po. Hindi, V as in victory. Ah, Candava. Candava. Boy. Kasi nakita ko Candava birds. Di ba na yun yung mga migratory birds? Apo. Yung every year lang dumadalaw? Candava. Hindi mo alam yon? Yung mga birds. Hindi mo alam eh. Merong part dyan sa Candava na dinadapuan ng birds ate na every year lang may season sila. Candava ano? Migratory ano? Birds. Yung parang Ibon-Ebon Festival? Hindi ko alam kung parang lang, pero bird talaga. Eh, amo na nga. Huwag natin pakialaman yung mga birds. Hindi ko po talaga kasi alam eh. Oh, sige, sige. Okay, ano man paglilingkod ko sa'yo? Gusto ko lang... Kasi may problem kami lagi. Ano yun? Madalas kasi kaming nag-aaway. Hindi ko alam kung dahil malayo kami sa isa't isa. Pero pag nag... Kasama ko naman siya. Okay naman siya. O, di tama. Tama, dahil sa malayo kayo. Kasi nagot mo rin tanong mo, kung magkasama kayo, walang away. Pag malayo, may away. Oh. Hindi ko kasi alam. Hindi ko na rin kasi alam yung gagawin. Kasi kada mag-aaway kami, minumura na lang niya ako. Okay, yung mura ay byproduct ng away. Tama. Okay, ulitin natin ha. Yung mura, hindi ko sinasabing tama ha. Yeah. Ang sinasabi ko ate, yung mura ay byproduct ng away. Apo. Kahit na pag-usapan natin yung pagmumura ate, hindi natin mga soldier, hindi natin malalaman bakit ka
umabot sa puntong namura, ano pinanggalingan? Kapag iinom siya, ganun. Yung totoong kwento, ate. Yan nga po. Ah, kailan kayo ulit nag-aaway? Para direct to the point. Nung 30 lang. Nung 30, nag-aaway kayo? Paano nag-upasay ang away? Nag-uusap lang kami, tapos may sinabi lang ako na, ano, na wag na siyang umalis, yung ganun. Nag-uusap kayo personal o over the phone or text? Phone lang. Sa phone? Anong oras kaya nag-uusap? Mga 2 p.m. 2 p.m. Kasi yung buong ano yun eh, yung buong Candaba na fiesta. Ngayon, magkatalibabad kayo. Nag-uusap kami video call, tapos sabi niya, pupunta daw siya doon. Sabi kasi niya sa akin, hindi na daw siya manonood. Tapos yun. Bakit niya sinabi siya manonood? Hiniling mo ba sa kanya o ano? Hindi. Tinanong ko kasi siya kung manonood siya. Sabi niya hindi daw. Sa bahay. Ano na? Mag-stay lang daw siya sa bahay. Anong tinanong mo? Wala siya sa mood lumabas. Tapos finally... Okay kami. Oo. Tapos nung pagkagabi na, sumama siya dun sa mga magulang niya at kapatid niya na nanood. Okay. Tapos yun, sabi ko umuwi na lang. Ano mo na masama? Nanood siya? Wala nga masama, kaya lang hindi ko alam kung nakainom siya or ano kasi... Okay, kung hindi mo alam kung nakainom, hindi magbilagay sa usapan. Hindi ka pala sure eh. Hindi ko nga din alam kasi yung... So yung nakainom, wala lang to, invento mo lang to? Kasi iba yung boss niya pag... Hindi ate, kung alam mo o hindi, nakainom mo o hindi, hinala mo lang. Hinala ko lang. O tanggalin sa usapan. Alam mo dyan, nasisira ang relasyon natin, yung dami nyo hinala. Tigilan nyo yan. Okay. Baka kasi dyan na justify mo yung attitude niya at feeling mo nakainom, pero hindi ka sure kung nakainom mo o hindi, huwag mong ilagay sa usapan. Kasi yung dimension ng away nag-iiba. Yun nga yun. Alright, o gabi... Nag-usap kayo ng alas 2, sabi niya hindi lalabas. Ganito ka tayo, para maging maayos tayo, ha? Huwag mo muna lagyan ng emosyon yung usapan natin, ha? Para masabi mo yung kwento. 2 p.m. nag-uusap kayo, sabi niya hindi siya lalabas. Kinagabihan, sumama sa kanyang pamilya manunood ng piyesta, tama? Apo. Okay. Sabi mo umuwi siya. Yun nga, nung sinabi kong umuwi siya, wala naman akong nasabi or ano din. Tapos bigla na lang niya akong minura. Hindi, bakit mo pinapauwi? Anong trip mo? Wala lang. Mag-usap na lang kami. Hindi, Natangkoy pa siya. Anong point mo? Kasama niya pamilya, anong point mo itong pinapauwi? Wala lang. Hindi, ako jowa mo, mamurahin kita. Panimala ka sa akin. Ano? Yung mga cute lang, pero mamumura kita. Bakit mo ako pinapauwi? Anong ginagawa ko mali? Wala nga. Ba't natataka ka? Namura ka? Mali yun. Okay, sige. Tama ka rin ba, pinapauwi mo siya? Anong point mo? Ano, baka kasi... Yung pang parang... Baka? Tuloy mo. Baka? Baka mababae, parang gano'n. Oh, gago. Ayan, namura ka po. Yan, ha? Sa lahat naman may ganyang attitude, mga gago kayo. Ha? Yan, namura kita, di ba? So, gusto mong awayin siya sa isang bagay na sa utak mo lang nag-exist. Hindi kasi papajok. No, I don't care. Wala kang tama doon. Kasama yung nanay, tatay, magulang, kapatid. Papauwiin mo, nasagata ka, namura ka? Anong point mo? Wala. Hindi nga, dali. Ako, jowa, mamura ka sa malutong. ako, jowa, mamurahin kita, malutong. Hindi kasi hindi naman lang yun yung una. Ate, dyan nalulokong relasyon. Idudugtong mo yung mga napag-awayan niyo dahil sa isang bagay na walang kinalaman sa una napag-awayan niyo. Come on. Karen, it's a festivity. Hindi ko alam eh. Kasi... Piesta, nagpunta siya pa. Oh. 9 years na rin kasi kami ganyan. Pag nag-aaway na lang kami, di ko na lang siya tatawagan. Eh, minsan ako din naman. Okay, that means so little, ano? Hindi yan ang pinag-usapan natin. Okay, tingnan natin kasi ganito, ano? Alright. You can tell me all you want para idiin siya at pag, I'm sure pag nakausap po siya, may sarili siyang reklamo sa iyo. It's going to be your words against his words, tama? Apo. Yan, labanan yan eh. Pero let's try to solve the problem categorically. Okay. Ngayon kasi, may binigay ka sa akin kwento, pag hindi mo nakikita yung mali sa ginawa mo, uulitin mo yan. Okay. Pinapauwi mo yung jowa mo na nakipiesta kasama ng magulang niya,
kasi feeling mo baka mabae. Minura ka. Oh, tama ka, mali ka. Mali. Oh, ba't naglalamo ka na mura ka? Kasi, hindi naman kasi yun yung purse na minura niya ako. At oh, ibigay mo ibang pagkakataon. Kami. Ano pa iba? Wala, paglasing siya. Paglasing ano? Tatawag lang yun sa akin na tapos sabi niyo, ikaw, walang kwenta. Yung hindi, okay. Pero nag-aaway kayo niyan. Hindi ka naman tawagan ng boyfriend mo na hindi ka nag-aaway. Hindi, hindi. Ano, tumatawag lang ako sa kanya, tinatanong ko kung asan siya. Hmm. Tapos wala lang, hindi siya sumasagot. Tapos tumawag yung... Okay, stop, ano, stop, yung stop, best friend ko sa akin. Stop, 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 stop. Okay. Karen. Okay. Oh. Ako ko, friend mo ako dito, ha? Opo. Okay. Kaya magkaibigan tayo, ha? Opo. Ayoko na mamura ka ulit. Naintindihan mo yung point ko? Opo. Hindi ko gustong mamura ka ulit ng boyfriend mo. So, iiwasan natin mamura ka ulit. Tama? Opo. Pero magmura na kong kwentuhan na namura ka ng boyfriend mo. Mali, minura ka, ha? Opo. Okay, mag-umusta tayo doon. Okay. It's wrong na minumura ka niya. Okay? Opo. Pero gago talagang ginawa mo. Pero maling minumura ka niya, ha? Now, okay. Let's agree on something. Mali yun. Ayoko na maulit mamura ka ng boyfriend mo kasi ang naaalala mo lang yung namura ka pero hindi mo alam kung paano humantong doon. Okay. Ganito. Pero wag mo rin akong kwentuhan na may mga pagkakataon tinawagan ka lang niya para murahin nang wala kayong pinag-aawayan. Yung minura ka ate, huwag tayong maglukuhan. Byproduct yan o resulta yan nung away ninyo. Hindi kasi nung nag-start yun, sabi niya sa akin, iinom daw siya with friends, yung mga barkada namin. Okay. Sabi ko, okay. Mm. Uwi ka na lang. Sabi niya sa akin, uwi na lang daw siya ng 6 p.m. nga. Mm. Lumagpas. Tapos, tatawag ako ng 6 p.m. Di na siya sumasagot hanggang, sabi, pinabayaan ko na lang kasi baka nasa bahay na siya yung parang ganon. Mm. Tapos, tatawag sa akin yung best friend ko, tinanong kung magkasama daw ba sila nung partner ko, yung atawa niya. Sabi ko, hindi ko alam. Alam ko lang nandun. Tapos sinabi sa akin ng best friend ko na nasa ibang lugar na daw sila. Saan nagpunta? Sa ibang baryo namin. Tapos yun, tatawag na ako sa kanya. Tatanong ko kung asan siya. Bakit hindi man lang siya nagsabi. May load naman na kung pupunta man siya doon. Gets ko yan. May punto ka dyan. Oh. Wala, hindi niya ako talaga sinasagot. Tapos nagtitext ako sa kanya, sumagot ka, ganyan. Wala, ayaw niya talaga. Tapos nung doon naman sa pinuntahan nilang lugar, nandun naman yung pinsan ko. So nakitawag ako, sabi kasi ng best friend ko, nandun daw sila. So sabi ko, baka pwede makisuyo, kausapin ko lang. Hindi sumasagot or nagtitext. Ang kinausap ko, sabi ko, bakit hindi ka man lang ako nag-text or magsabi kung saan ka pumunta, umalis ka pala. Sabi mo, uuwi ka na. Tapos, yun, wala. Sabi niya, nagyayaan daw yun ng mga barkada. Kumbaga, respeto lang, magpaalam ka. Para alam ko yung whereabouts. Tama ka doon. Para alam ko yung whereabouts mo. Tapos, mali siya doon. Yun nga, nagkaanuhan nga daw sila ng mga friends. Sabi ko, kahit na nagkaanuhan pa, saan kayo pumunta, okay lang. Wala naman akong problema. Yung problema ko lang. Totoo bang kahit saan magpunta, okay lang? Okay lang. Parang hindi nagtutugma. Kanina nga, nagka-piesta lang kasama magulang. Ayaw mo eh. Hindi, nung ano yun, nung kailan lang naman yun eh. Kasi sabi nga ng mga parent ko, pabayaan ko na lang daw. Kasi kung may gagawin yun, bahala siya sa buhay niya. Yun, kaya yun yung ginagawa ko ngayon. Wala naman akong inaano sa kanya. Pinapabayaan ko lang. Sabi ko na lang sa kanya eh, kada alis siya, magsabi na lang para hindi ako tama. Tama. Hindi ko na siya kukontrolin kung ano yung mga bagay na gusto niyang gawin. Hindi naman sa pagkukontrol ha. Pero tama ka sa part niyon. Hindi, kailangan mo malaman kung ano yung whereabouts jowa ka eh. Dapat talaga alam mo yun. Yun nga po, sabi nila tatay nga na pabayaan ko, bigyan ko siya ng freedom, hindi porket magka-relasyon kami, sinasakal ko, parang ganun. Nagir ka ba, te? Oo. Sige, kunyari hindi mo narinig. Kasi narinig mo ako eh. Oo. Ano nga po? Hindi mo narinig? Hindi po. Nagir ka ba? Hindi. Sinabi na ba niya sa'yo yan o hindi pa? Hindi. Never niya sinabing nagir ka? Never. Okay. Kasi sabi naman kasi niya pag sinasabi ko, pag nagpaalam ako sa'yo, magagalit ka naman, parang ganon. Sabi ko, paano naman ako magagalit? Tapos yun nga, inis na ako kasi nga di man lang. Anong trabaho ng boyfriend mo?
sa ngayon po wala. Sa parehas kayong bam? Then, ako naman nagtatrabaho naman ako dito. Dati anong work niya? Sa contraction. Lagyan pero mo, ngayon... Lagyan, ate, lagyan mo ng S kasi iba yung kahulugan pag walang S. Sa? Cons. Construction. Yan. Kasi pag walang S, sa panganganak na yun eh. Ano ko lang, hindi ko alam kung... Parang ngayon tumawag siya, sabi niya sorry daw. Noong 30 pa yun eh, kasi hindi kami nga nag-uwi. Mm. Sabi ko, kasi nung bago pa yun mangyari, nag-away din kami. Tapos sabi niya, hindi na daw niya ulitin na sabihan niya ako ng mga masasakit niya salita, mga pagmumura. Tapos, ganun na lang kami lagi. Tama naman natin. A promise is a promise. Diba? Ganda yan, ano? Okay. Magiging mag-asawa na kayo soon. Tama? Apo. Namanika na. Bibigyan kita ng sikreto, ha? Apo. Hindi ako tama dito. Hinala ko lang ito, ha? Sige, hindi po. Mo ako perfect, eh, ha? May mga pagkakataon lang feeling ko perfect ako. Anyways, makinig ka, ha? Ganito. Ah, sige po. Listen carefully. Alright. You have the right to demand kapag napangakuan ka. Your boyfriend promised you. Hindi na ka naman murahin. Tama, panghahawakan mo yan, tama? Opo. Pero hindi yan kayang baguhin ng kahit sinong tao ng overnight eh. Proseso yan eh. Tama? Opo. Lahat ng bagay ate progress o kaya regress. Anong kaulugan? Anong ibig ko sabihin? Nag-umpisa kayong mag-jowa, hindi ka naman mamura, di ba? Opo. Unti-unti. May mga panakaw na mura, maliliit, hanggang lumutong na lumutong. Tama? Opo. Oo. Tama? Opo. Hanggang lumutong na lumutong. Ngayon ate, kung paano mawala yan, paano mawala yung mura, unti-unti rin yan, tagain mo yan. Ikaw partner eh. Oo. Pag namura ka, mali yun, ha? Okay, mga pangga, let's agree on something, maling namumura ka. It will always be wrong. Opo. Okay? Maling-mali yun. But, you know, at some point, may kailangan kang baguhin ate para ma-achieve mo rin yung gusto mo. Okay, tanong mo sarili mo, kailan ba niya ako namumura? Sa anong pagkakataon? Tuwing... Napa-frustrate? Yeah. Ah. So you have to work on that so we can work on this, dun sa aspeto na kailangan mong baguhin sa kanya. Di ba? Opo. So kailangan, kumbaga kailangan mong trabahuin yung part na yun. Kailangan mong trabahuin yung part na yun. Hirap na. Hindi, hindi. Madali lang naman eh. Okay, pag-usapan natin. Yung jowa mo, may mga pagkakataon na ayaw magsabi kung nasaan siya. Kasi sabi niya, pag nagpaalam, magagalit. Pag hindi nagpaalam, magagalit. Tama? Opo. Okay. So, magkaaminan tayo, may pinanggagalingan yun. Tama, mali. May mga okasyon na pupuntahan niya at nagagalit ka ng walang dahilan kasi trip mo lang. Kaya yung sinabi yun. Tama, mali? Tama. Okay, at least. Okay. You want him to tell you everything, be ready to listen to everything he's going to say. Ganun kasimple yun. Apo. Okay? Apo. So, kumbaga ikaw kasi kausap po dito ate. Kung meron akong pwedeng sabihin po na tao para magbago, ikaw yun. Hindi siya, hindi mo siya kausap yun. Apo. So, ano mabaguhin mo? Parang bago siya. Because you have to accept the reality, Karen, that you will always be his biggest influence. Apo. Ulitin ko ha, you will always be his biggest influence. Pag yung jowa mo nagalit ng sobra, may kinalaman ka doon. Kasi pag hindi ikaw ang dahilan nagagalit siya ate, may problema ka. Ikaw lang ang babae sa mundong ito na may kakarapatang magandang dahilan ng sobrang galit niya. Tama? Apo. Sa iyo puso niya eh, tama? Apo. Pag naging masaya siya ng sobra, ate, dahil sa'yo yun. Kasi pag naging masaya siya na hindi ikaw ang dahilan, may problema. Tama? Apo. Okay, anong bottom line? Ibig sabihin natin, kontrolado mo to some degree kung anong emosyon ng jowa mo. Agree? Apo. Okay. So kung kontrolado mo to some degree kung anong emosyon ng jowa mo at napafrustrate siya, sino ang dahilan? Ako. May point ako?
Apo. You want to bring out the best in him. Well, you work. You have to work your way. Gets ma? Apo. Unti-unti yan at hindi yan overnight. Huwag ka mag-alala. If he promised this Christmas, di na tumumurahin yan. Parang gabago na ako. Hindi yan totoo. Joke yan. Unti-unti yan, regress. Regress yan. Doon sa pagmumura. Palagi eh. Ha? Ganun nga siya lagi. Well, yeah, ate, you have to believe that he can do it. Because if you don't believe it, ate, what's the point na nanya ka sa relasyon na yan? Kasi lagi niyang sinasabi sa akin, nasasabihan ka to dahil sa sinasabi mo. Parang ganun. Okay. Anong kahulugan nun? So parang ako may mali. Hindi yun. Hindi ko sinasabi tama siya, ha? Apo. I'm not saying tama siya. Gago yan, mali yun eh. Tara uli yung boyfriend mo, tarantado yan. Mali eh, tama. Mali yun eh, tama. Pero may pinupunto siya. Nagre-react ako sa sinasabi mo sa akin. Alam mo, meron kang hindi kinikwento rito, ate. Huwag ka magbulahan. Meron kang mga ginagawa na alam mo na bago mo palang gawin, alam mo na mapipikon siya pero ginagawa mo pa rin. Siguro pag sometimes na nakapagsalita din akong di maganda, parang gano'n. Tapos doon na kami magsisimula. Ah, okay. So, sino nag-umpisa? Ako. Okay. Hindi mo kasalanan to, ate, ha? Oh, hindi nga sabihing kasalanan mo. Pero kung ikaw pala nag-uumbisa at namura ka, ba't nataka ka ba? Ano? Nataka ka ba? Hindi ko alam kung kasi nawawala eh. Yung papatawarin ko siya ngayon tapos yun na naman. Yung minsan wala naman sense na tatawag lang siya sa akin tapos may galit na ganyan-ganyan. Pag kasi lasing siya, iba yung parang nasa utak niya na parang nalalaki daw ako dito, ganon. Bakit ayaw ko umuwi? Parang ganon. Tapos doon na po magsisimula yung away namin. Sa sasabihin ko na sa loob ng siyam na ano, taon, bakit wala naman ako, wala ka naman din na balita, wala naman about sa akin. Tapos bakit ganun siya mag-isip kung ano sa akin, parang ganun. Tapos yun, namumurahin na ako. Wala naman akong magawa. Iiyak lang ako. Okay, yung part na yun natin pag-usapan nyo ng harapan. There must be something that, okay, ganito ano. Ah, sa part na yun, ate, atarantado yung jowa mo. Para tawagan ka na nakainom at murahin ka. Di ba? Apo. May tanong ako sa'yo. Ano po? Problema to ng mga relasyon. Kinig ka mabuti, ha? Sige po. I want you to be honest. Ayokong maramdaman mo na sinasabi ko sa'yo na kasalanan mo ito. Gusto ko lang maramdaman mo ngayong gabi, ate, na meron kang kakayahan at kapangyarihan para i-manipulate yung emosyon ng relasyon ninyo. Kasi ikaw babae. Kapangyarihan ng babae ito. Okay. Pag nag-aaway kayo, sinasabi mo sa jowa mo na masama loob mo. Mag-iwalay na kami. Okay. Mga ganda. Na. Sinasabi mo yan. Kasi, at syempre, galit ka. Kaya mo ginawa yan. Tama? Opo. Okay. Just, yeah. So, dahil galit ka, sinabi mag-iwalay kayo, ate, dapat absuelto ka, parang ganun. Ha? Pero di naman siya yung parang pag sinabi ko mag-iulay, tapos wala lang. Hindi. Sa'yo yun, ate. Kasi ikaw nagsabi ka. Pero sa kanya, iba yung dating nun. Na? Pero mayroon kang excuse, na? Ang excuse mo, galit ka kasi, tama? Opo. Kasi okay. Yun nga, laging ganun na pinagawa niya namin na tapos sasabihin niya magbabago, sasabihin niya promise na hindi. Ngayon ate, hindi naman yun ang punto ko. Ang punto ko dito, when you are mad, when you're fighting, you tell your boyfriend exactly anong nararamdaman mo. Tama? Ampa. Okay. Trivia. Kayong mga lalaki, we don't do that. Aware ka ba doon? Mm-hmm. Ba mag-jowa tayo? Ampa. Nag-aaway tayo? Kaya, generally, kayo mga babae, you will tell us how you feel. Masama loob mo sa amin, galit ka, ganyan. Tama? Apo. At ang lahat na yung sagot ng yung bilang lalaki ay base lang kung paano mo sinabi sa amin na masama loob mo. Tama? Apo. So, ang bottom line, pag nag-away tayo ng may kinalaman sa damdamin, ate, ito ay may kinalaman sa damdamin mo lang at nag-react kami. Tama? Apo. Tama?
Apo. Okay. Kailan yung huling pagkakataon na tinanong mo siya kamusta yung pakiramdam niya o yung damdamin niya? When was the last time that the two of you had a fight na ang may ang issue ninyo ay yung damdamin niya, hindi yung damdamin mo? Palagi naman eh. Na? Palagi ko naman siyang kinakamusta. Sabi niya, okay lang. Pang ganun. Minsan pagod. No, see? You're missing the point. Ang tinatanong ko ate ay kung ano yung state of emotion. Kasi marami mag-jowa ate. Ang napag-uusapan na lang nila kung ano yung state ng kanilang emosyon pag nag-aaway. You do not sit down, hindi na kayo nagde-date at magtanong, kamusta ka? Masaya ka ba sa akin? Ano ba yung mga ginagawa ko para mapasaya ka dati na hindi ko na nagagawa ngayon? Opo. And mostly, sa relasyon natin, transparent kung ano yung mga bagay na hindi na nagpapasaya at nagpapasaya sa babae. Tama? Opo. Pero kaunti lang, sa mga nasa relasyon ang alam kung ano yung nagpapasaya at hindi nagpapasaya sa jowa nila lalaki. Magkali naman tayo. Kailan mo huling tinanong yung jowa mo kung ano yung state of emotion niya? Matagal-tagal na din. Tagal na. Pero ikaw, you always tell him na masama loob mo. Tama? Apo. And you want him to listen? Apo. Pero ikaw, kailan mo siya huling tinanong? Because lalaki kasi kami ate. We do not say it. You have to squeeze it out from us. Pipigain mo kami. We don't offer. Kasi ang mga lalaki, ano kami, ate, madaldal lang yung paglasing. Madaldal lang yung pag napika na at sumabog na sa away. Tama? Madaldal kami pag sa text. Tama, mali? Pero pag magkasama ka ng jowa mo, di ba, one-liner ang lalaki, di ba? Iba yung jowa mo pagkasama ka niya, iba siya pagkasama ka mo siya at kasama yung mga kaibigan niya. Tama? Apa. Oo. Magkaiba yan, ha? May mga babae nagre-reklamo. Pag tayong dalawa lang magkasama, tahimik ka, pero pagkasama yung mga kaibigan mo, ang daldal mo, ang saya mo. Do you feel that? Apa. Ha? Apa. Nararamdaman mo ba yan? Pero pag iba yung kasama niya, parang masaya siya, pero pag ikaw, parang bored siya, no? Do you feel that? Hindi naman. Sure ka? Kasi pag kada magkausap naman kami, kwento dito, kwento doon. Hey, good for you. Good for you, ate. But do you... May nag-text. Nanay mo, makikipiesta raw kayo. Okay. O sige, ate, good for you kung yan ang sagot mo sa akin. Sinasabi ko sa ito, ate, kasi kanina, nabanggit mo sa akin na kapag lasing siya, ang dami niya sinasabi sa'yo, nasama ng loob. Apo. You have to listen carefully. May tinatagong sama na loob jowa mo sa'yo. Generally, ha? Dati, siguro yung sinasakal kong ganun. Well, hindi ko alam kung ano yun natin. Ikaw nakakaalam yan. Ang point ko lang naman natin is that, okay, nag-aaway kayo, namumura ka niya. Madaling ayusin yan, eh. Diba? But you've been together for 9 years. Sometimes, isang relasyon na napakahaba na we forget to take a break, sit down, look at each other and ask, kamusta ka? Apo. Napapasaya pa ba kita? Mayroon ba akong nagawa lately na pasama ka loob mo? Because we can demand all we want, ate. Para magbago yung ating taong kasama sa buhay. We can demand. Apo. Pero kahit mag-demand tayo ng mag-demand, kung tayo hindi magbabago, wala eh. Apo. Yung mga marelasyon naman natagal na, kasama ka. At ilayo mo nga muna cellphone mo. Okay. Yung mga relasyon matagal na, kasama ka ano, meron nang gagawing exercise ngayon, ha? Apa. Hindi ba na may miss yung boyfriend mo kung paano siya nakilala? Nami-miss. Okay. Kasi yun naman lagi ko sinasabi sa kanya na hindi na siya yung katulad ng dati. Parang ganun.
Tama ka dyan, di ba? Nagbago siya, no? Apo. Tapos sasabihin niya sa akin, dahil daw sa akin. Anong sagot mo? Sabi ko, paano? Dahil sa akin, wala naman akong ginagawa. Okay, stop. Stop. Nakita mo yung problema? Kasi ang pinaka-ano nito eh, kasi may past siya na ano, na magka-relasyon sila, tapos yung ex niya nag-asawang iba, pero sila pa. Bago ikaw to? Mm-mm. Oh, huwag natin pag-usapan. Maganda naman yun. Hindi kasi, yun lang laging inaano niya sa akin na nasama din daw ako sa iba. Parang ganun lagi. Okay. Trauma yan eh. Ikaw ba niniwala ka mga laki manloloko? Hindi ko alam. Good for God, at least, di ba? Merong isang babaeng din niniwala. Kasi karamihan naniniwala eh. Okay. Ulitin ko ha. Kaya pinistop kita. You tell your boyfriend, hindi na siya gagaya ng dati, tama? Apo. And your boyfriend replies dahil sa'yo. Apo. Ano reply mo? Ha? Wala ba akong ginagawa? Ano, asan yung problema? Hindi mo makita? Hindi. By answering atin anong ginawa ko, you invalidate him. Nagbago lang ba siya nang wala siyang basihan kung ano yung asal niya? Okay, sige. Oh, let's agree on to something. Nagbago siya, di siya gaya ng dati, tama? Apo. Ikaw ba gaya ka na ng dati? Oo. Ganun pa din naman eh, walang pagbabago. Sure ka dyan? Siguro sa mga salita lang. Doon lang kami nakasakita. Pakinggan mo yung pagkasalita mo atin. Sure ka na hindi ka nagbago? Sa mga ginagawa ko para sa kanya. Diba, alam mo kung anong tawag dyan? Ano po? Conceited. Naniniwala ka na in the past 9 years, jowa mo lang nagbago, hindi ka. That you remained as is. Anong point ko? Ang point ko dito, you are demanding your boyfriend na magbago and you refuse to change kasi hindi ka nagbago. How does that one work? Sabi ng boyfriend mo dahil sa'yo, and you are not willing to listen, you invalidate yung concern niya by saying, hindi ako nagbago, ikaw lang. Totoo? Ayoko na mamura ka ulit. Friend tayo eh, close tayo, di ba, te? Apo. Ayoko mamura ka ulit. Gusto mo siya magbago. Apo. You want him to change and go back to the way that he was, tama? Apo. Siya lang? Hindi ka kasali? Yun nga yung sinasabi nung best friend ko na magbago kami, nalunak ko daw. Siya lang ang magbabago? Kami, sabi kasi nung... Kasi natin pag sinabi mo na, yung mga salita lang, minamaliit mo yung mga bagay na naging dahilan ng kinakasama na loob niya. And you expect him to become a better guy for you. How does that one work? Yun naman laging sinasabi niya sa akin eh. Minamaliit ko daw siya. Ewan ko, saan nang gagaling yun? You see? Totoo. Outright, sabi mo, saan galing? You are not willing ate to contemplate. Baka nga. Okay. Tuturuan kita, ha? Apo. Ready ka na? Apo. Okay. You tell your boyfriend, nagbago ka na. Ang sagot niya dahil sa'yo. What's the wise reply? Gusto kong malaman. Apo. Tanong mo siya. Ano yung ginagawa ko? Bakit naging ganyan ka? Kasi pag sinabi mo sa kanya, ha? Para mo sinabi sa kanya, wala kang basihan. I-imagine ka lang. You want him to listen to your concern and yet you can't give the same favor for him. Difficult it is for you to say pag sinabi mo sa kanya, nagbago ka na. Sinabi niya dahil sa'yo.
mahirap bang tanungin siya at sabihin, ano nagawa ko, baka pwede kong baguhin din. But the way you answer that eh, parang mo sinabing hindi, ikaw lang mababago. You expect him to change and you are not willing. Ha? Yun nga din yung sabi sa akin na magbago daw ako. Sabi, yun lagi sinasabi niya, gusto mong hindi na kita nasasabihin ng ganyan, baguhin mo yung gali mo. Ganon. Anong pakiramdam mo daw? Masakit. Bakit masakit? Kasi nakakapagsalita siya ng ganun. Tapos sabi ko. So hindi ka pa rin naniniwala sa usapan natin na may kailangan baguhin? Naniniwala naman. Ako din naman, alam ko naman yun na may mali din ako dun. Lagi, kada nag-aaway kami, nakakapagsalita din ako. Tapos dun lang naman nagsisimula. So parang, I realize na dapat ako yung pinakasentro pero ng magbago para magbago din siya. Parang ganun. Alam mo kung bakit ako sobrang concerned sa problemang ito? Apo. Because atin naniniwala ako na ang emotional state ng isang relasyon ay laging nakasalalay sa babae. Pag ang relasyon, madrama, madrama kasi yung babae. Totoo, huwag yung magalit sa akin, ha? Apo. Yung mga galit na galit sa sinabi ko, you can take a step back and reflect. Baka may point ako, ha? Apo. Pag ang relasyon, madrama, madrama yung babae. Pag ang relasyon natin, masaya, masayahin yung babae. Ano? Generally, I'm not saying all. I'm not saying all, but generally. Pag ang relasyon, ate, religious, religious kasi yung babae. Kasi ang lalaki, we are emotionally lazy. Tamad kami, emosyon. Nakadepende kami sa partner namin. Apo? Pag ang relasyon, maligob. Maligob kasi yung girl. Pag ang relasyon, adventurous. I'm not kidding. Pag ang relasyon, adventurous kasi yung babae mahilig. Diba? Mag-book ng sale ticket. Anong point ko? You have the power to change the emotional state of your relationship and yet you refuse to acknowledge that you can change. Pero dinidemand mo na magbago siya. Magbago ako, susunod yan. Maniwala ka sa akin. Sa isang relasyon, Karen, kayo yung totoong boss, di naman kami. Lumaki ulo mo, no? Totoo. I've always said this sa programa ko. Sa relasyon, ang totoong boss ay ang babae. Lahat ng gagawin namin sa buhay ay inaprubahan ninyo. Huwag tayong maglokohan. Pag may jowa kami, ang lahat ng gagawin namin sa buhay ay inaprubahan ninyo one way or the other. Tama, mali? Tama po. Even the friends we have, aaprubahan ninyo. Even the friends we have on Facebook, aaprubahan ninyo. Tama, mali? Tama po. Nakasalalay sa inyo ang emosyon ng relasyon. And yet, you refuse to recognize that you can change your, di ba? Something sa sarili mo para magbago yung jowa mo. Kapangyarihan nyo yan. Apa. You want him to go back the way that he was? Make him. Di ba sabi ko nga sa inyo, ang decision maker sa relasyon lalaki. Makinig ka mabuti natin, ha? Apa. Ang may final say sa lahat ng relasyon, kaming mga lalaki. Huwag tayo maglukan. We have the final say sa lahat ng desisyon. Apa. Pero kanino galing ang pilian? Amin. Sa inyo? Amin. Sino totoong boss? Kayo. Pag pinipili mo, anong kulay ng kortina natin? Asul, yellow, or pula? Tapos ako din masusunod. O hindi ba? Pag binigay mo sa amin yung pilian, yung tatlong yun, okay sa'yo? Apo. Kaalin man ang piliin namin, di ba panalo ka? Apo. Ganyan kayo kung makapangyarihan sa relasyon. And yet, you invalidate his concern.
Nung sinabi niya dahil sa'yo, ate, ibig sabihin, pag may binago ka sa sarili mo, magbabago siya, but you refuse. Apa. Ngayon tabay, jowa mo, ano mensahe mo sa kanya? Hindi naman yung nakikinig eh. I wanna hear your heart out. Ano lang, gusto ko lang na narespeto niya din ako bilang to be wife na. Kung may mga mali man ako, sorry. May mga nagwago man sa akin, babaguhin ko. Sana parehas tayong magbago, balikan dati. Please lang, huwag mo na rin akong mumurahin para di na rin kita mamura. Asa, pinumura mo rin siya? Kapag po sobrang galit na din ako. Okay, stop. Pinumura mo rin siya? That's a yes or no? Yes. Okay. Madalas. Mura niya sa akin, mura din ako. Nasasaktan lang talaga ako pag... Tama naman, ate. Tanda, ate, ha? Ang goal ko dito, huwag ka naman mura ulit. Tuloy mo. I want you to make a promise para sa kanya. Yun lang, sana ano... Anong kaya mo ikubit sa kanya na yung... Babaguhin ko yung sarili ko. Ano yung mga bagay na pinag-aawayan natin. Para di na rin tayo magkasakitan pa. Sana ikaw ganun din. Yun ang pinapangako. Yun lang. Okay. I don't know kung galing sa puso yan o napilitan ka lang. Kasi hindi ko naramdaman. Niya po eh. Ha? Niya po. Ah, sabi ko na hindi galing sa puso ramdam eh. Sige, kaya nahiyala nga kung pumunta. Ayaw kita mamura ulit, ha? There, you have the power to change your boyfriend. That's what I want you to realize. Nasa inyo ang kapangyarihan. Apa? Oo, nasa inyo yan, ate. Kayo ang totoong boss ng relasyon. Di ba? The next time that he tells you dahil sa'yo, ate, tanongin mo sa kanya, ano nagagawa ko, bakit dahil sa akin? And have the ears and the heart to be willing to listen. When he talks, you shut up. Pakinggan mo siya. If he's hurt with the things that you do, you apologize. Sinadya o hindi. Alam mo kung ano mangyayari pag ginawa mo yan? He is going to learn from you. Eh, turuan. Mga lalaki, turuan kami. Turuan nyo kami. Mahal mo? Mahal na mahal? Opo. Nai-miss mo? Sobra. Dali, sabihin mo. Antayin mo pag-uwi ko. Sana ano, sana yung pag-uwi ko magkaayos na rin tayo. Hindi man tayo nagkikita. Sanayan mo lang ako sa mga bagay na ginagawa ko din. Para sa atin din naman to. Lakasan mo na yung... Sana kaya mo din magbago para sa akin. Nalilis na kita. Mahal na mahal kita. Sana maayos pa natin to. Ulitin natin, ha? Sabi mo kasi sana magbago ka nga. Mas masarap pakinggan yung magiging dahilan ako para maging para magbago ka. Diba? Mas masarap pakinggan yung hindi yung sana sana ano, maayos natin to. Mas masarap pakinggan yung ayusin natin to. O sunod sa iyan, ano ka ba? O, ulitin natin. Ano first name ni Jowa? June pa. June?
Umpisa mo sa I love you, Trio. Sana ayusin natin to. Sana ako yung magiging dahilan na para makapagbago ka din. Yan, magbabago din ako. Nabaguhin ko yung mga salitang ayaw mo din na naririnig. Sana ganun ka din sa akin. Sana maayos pa natin to para mas tumagal pa tayo. Para hindi masira yung pinagsamahan natin. Mahal na mahal kita. Pahensya ka na natin kung yung medyo topic natin. Wala specifically dun sa problema mo na namumura ka. Because the real problem is you have to change, yung kailangan baguhin natin, you have to change yung kabuuan ng atmosphere ng relasyon ninyo. Minsan kasi kapag ka, ang tagal na ng relasyon, it's very easy to neglect, no? Madaling mabaliwala yung relasyon natin. Kasi diba, ano kumbaga, apaka-komportable na natin eh, no? Di mo nabanggit kayo na, minumura mo rin para siya. Ang sinasabi mo lang, minumura ka niya. Sana binanggit mo, minumura ko din po siya eh. Kumagat di ako eh. Alam mo, minumura ka, mumurahin mo siya. Di mo, mumurahin ka ulit. So, we can only assume na pag minumura ka niya, nag-umpisa, at nag-iba ka ng reply, baka hindi niya inulit, no? So, pa pwede mong baguhin to, tama? Apo. It's always a work in progress, ang relasyon. Niniwala ka? Apo. Gabati rin kayo niya? Tumatawag kasi sa akin lagi, parang kanina lang. Ano sabi niya? Yun nga po, nagsisorry. Oo. Oh. Sabi ko ano, uulitin mo lang yan eh. Hindi ka niniwala kayo niya bago? Yun naman yung sabi niya sa akin na ano, kasi naman ikaw. So tama ba yung reply mo? Hindi ko siya nireplyan. Hindi, yung uulitin mo lang din yan. You have to be the first person to believe na kaya niya magbago. Tama mali? Tama po. Ang pangit nun, nagsasorry. Ulitin mo lang din yan. Para saan yung sorry? Pero gusto mo mag-sorry siya, di ba? Opo. Pero pa nag-sorry, babarahin mo. Ano gusto mo talaga? Ha? Ano, dali, para i-text siya. Sabihin ko sa kanya. Ano nga gusto mo talaga? Gulo mo, ano? Tama? Opo. Kaya mo yan natin. Mababago mo yan. Magagawa mo ang hilyan, promise. Alright? Opo. Oh. Dalitan mo kapag nagbatinak niyo. Opo. Wala po si, ano? Sino? Gandang kara. Wala, nabasa ng ulan kanina. Kasakit. Ito, katext ko ngayon. Nagpapahinga na. Thank you po. Salamat sa pagtawag. Thank you din po. Tawagan mo ko ulit pag okay na. Ah, sige po. Thank you. Thank you, ate. Pa. Ay, nagaling-galingan na naman ako. Sabi kong alam mo, bala ka dyan. Sabi ni Erica, I hate to disagree, Papa Jackson. Papa Jackson na po ako, ha? Oh. Pero please don't generalize. Hindi lahat ng babae makikilala mo si mature and dramatic. I never said immature. You said that, I didn't. Two of my friends are dramatic, suicidal as fudge, sabi niya. Anong point mo doon? Hindi ko na-gets. Oh, te. Anong point nun, te? Hindi ko na-gets. Oh. If your friends do not belong dun sa pinag-usapan natin, they belong to the minority.
But pangangat ang majority mga pangga. Diba? Di ba kayo masaya? Ikaw, Erika, hindi mo masaya na as a man, naniniwala tayo dito na kayong mga babae ang boss at bida sa relasyon? Hmm. Di ba? Ay, nako. Anyways, mga pangga. 8721-2429 8721-2429 mga pangga. Play muna tayo ng kanta coming from Moira de la Torre, ang awiting Ikaw at Ako. Tawagin nyo na ako mga pangga. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo